Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika. Nagharap sa unang pagkakataon sa isang bilateral meeting sina Pangulong Marcos at United States President Joe Biden na parehong nasa New York dahil sa United Nations General Assembly. At live mula sa New York, nagpapatrol si Pia Gutierrez. So Pia, ano yung mga natalakay ng dalawang pangulo? Henry, ang pagpapalakas ng relasyong Amerika at Pilipinas, kasama na rin yung pagpapalawig ng kanilang kooperasyon, ang ilan lamang sa naging sentro ng pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. President Joe Biden. Tinalakay din sa meeting ang issue ng South China Sea, ang epekto ng Ukraine crisis sa food security, pati na yung kahalagahan ng pagrespeto sa human rights. Umpisa pa lamang ng kanyang meeting kay U.S. President Joe Biden dito sa New York, nilinaw na agad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano tinuturing ng kanyang administrasyon ang relasyon sa bansang Amerika. Your partners, we are your allies, we are your friends. And in like fashion, we have always considered the United States our partner, our ally, and our friend. Sa pulong, parehong kinilala ni na Marcos at Biden ang mahabang kasaysayan ng alyansa at pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika. Bukod pa ito sa 4 milyong mga Pilipino na naninirahan ngayon sa Amerika at nasa 300,000 mga Amerikano na nakatira naman sa Pilipinas. Ayon kay Biden, nagkaroon man ng ilang pagsubok na kabanata ang relasyong ito. Desidido silang lalo pa rin itong palalakasin. Habang palalawigin naman ang kooperasyon ng dalawang bansa, gaya na lamang ng COVID recovery, energy security, climate action at infrastruktura. For decades, the alliance has strengthened both of us, I believe. And one of the things I want to talk about today is how we continue to strengthen that and work together on the things that are of greatest concern to you. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos ang Amerika sa tulong nito sa bansa nitong may pandemya ng COVID-19. We continue to look to the United States for that continuing partnership and the maintenance of peace in our region. In terms of the geopolitical issues that we face in this day and age, the primary consideration of the Philippines and the guiding principle of the Philippine foreign policy is to encourage peace. And I hope that we will be able to discuss further the roles that our two countries will play together and individually as we continue down that road, maintaining peace despite all the complexities that have arisen in the past few months, I suppose. Sa kabila naman ng patuloy na sigalot sa West Philippine Sea, siniguro ni Biden na matibay ang kanilang pangako na dedepensahan ng Pilipinas. Parehong signatory ng Mutual Defense Treaty ang dalawang bansa noong 1951 na nagtatali sa Pilipinas at Amerika na ipagtanggol ang isa't isa sa oras ng isang atake o paglusob mula sa ibang bansa. Giniit din nilang suporta para sa freedom of navigation and overflight sa South China Sea, pati na mapayapang resolusyon ng alitan ng mga bansa. In addition, I expect we'll discuss the South China Sea and disputes in critical global throughway. I've spent a lot of time with not only the president of China but others about the international waters and how they have to be respected, and we should talk about that a little bit, I hope. Pinag-usapan din ng dalawang leader ang giyera sa Ukraine at ang implikasyon nito sa presyo ng enerhiya at food security, ang krisis sa Myanmar at ang kahalagahan ng paggalang sa karapatang pantao. And so we want to talk about human rights, talk about a whole range of things, but I'm mainly interested to know what's on your mind and how we can continue to strengthen this relationship. Bago nito, muling hinimok ni Marcos Jr. mga negosyante sa Amerika na mamuhunan sa Pilipinas sa isinagawang Philippine Economic Briefing dito pa rin sa New York. It is our belief that the Philippines is the smart investment choice. And the best time to do business with us is now. We have grand opportunities, the timing, the window of opportunities for investment, and especially in capital
intensive investments in the Philippines, which is what we need now, we believe that time is now. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, ilang mga malalaking American company ang nagpahayag ng interes na mamuhunan o kung hindi naman ay palawigin pa ang kanilang investment sa Pilipinas. Kabilang dito, ang dalawang kumpanya na interesado o manong magtayo ng mga modular o maliliit na nuclear power plants sa ilang lugar ng bansa. Henry, ngayon ang huling araw ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa New York. At ngayong araw din ay nakalinya ang serye ng mga meeting niya sa iba-ibang mga CEO ng mga industriya dito sa Amerika. Meron din siyang engagement sa isang global non-profit organization na Asia Society. Mamayang gabi, inaasahan na lilipad na pauwi ng Pilipinas siya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nakatakdang makabalik dyan sa Maynila Linggo na ng umaga. Henry? Maraming salamat, Pia Gutierrez.